Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Aries, pauna mensahin ninyo ay Nine of Swords. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, Aries, siguro merong concern, problema, challenging situations siguro na pinagdadaanan at nag-overthink kayo, nag-overanalyze kayo sa mga bagay-bagay, no? Sa mga pangyayaring yan sa buhay ninyo, kaya magulo ang isip ninyo, no? Magulo, nag-worry kayo siguro, nai-stressed out kayo dito at maraming feeling ko dito in nag-anticipate kayo dito ng something. Now, siguro nag-anticipate kayo ng mga maaring maging problema doon sa kung ano man siguro yung pinagkakaabalahan ninyo. Kasi feels like kung ano man yung iniisip ninyo dito, maaring malayo pa or hindi pa man ito existing na nangyayari. So, pero pinoproblema nyo na, no? So, maaring ganun ang sitwasyon dyan. You have Five of Wands, ayan, so may conflict dito, no? May conflict between you and another person. Maaring may hindi kayo pagkakaintindihan sa isang kapamilya or siguro kaibigan or katrabaho. Maaring ganun. Pwede rin na ang sitwasyon na to is internal conflict. Maaring meron kayong hindi naiintindihan sa sarili ninyo. Maaring ganun. Kaya siguro naguguluhan din ang isipan ninyo, no? What else? We have Nine of Pentacles. So, we have dalawang nine. This is synchronicity. Ano, Aries. So, Nine of Swords and Nine of Pentacles. So, that is double nine. At ang nine na energy that represents endings, no? Kapag may ending, may beginning. So, napakaganda rin. Somehow, kasi merong mag-i-end dito na something na hindi na nagsiserve ng inyong highest good, or maybe mag-i-end na ang something na ito kasi matatapos nyo na, maaaring ma-accomplish nyo na to, kaya may ending na. So, I suggest also, Aries, na pakitignan po ninyo ang ibig sabihin ng number 99, no? Angel number 99 for more guidance po, kasi there is an additional insight, information na kailangan ninyong malaman dito, no? At yung Nine of Pentacles, this is good news sa inyo pagdating naman sa inyong kaperahang aspeto, kasi since this is a pentacle energy, so that could be in money, which is abundance and prosperity ang nire-represent ni Nine of Pentacles. So dito yung parang this is the time na magbubunga na ang inyong pagsisikap, magbubunga na ang inyong paghihirap, no, sa kung ano man, let's say sa trabaho, no, sa negosyo ninyo, anything na pinagkakaperahan ninyo or pinagkukuhanan ninyo ng source of income ninyo, that is going to ano na, to come to fruition na kung ano yung tatrabahuan ninyo dyan. Ano? This is you reaping the rewards of your hard work at this time. Return of investment ito na babalik na sa inyo sa ngayon. Kaya, magkakaroon at kayo dito ng prosperity in abundance. You are going to experience financial freedom, financial comfort. Kaya, good luck sa iyo. We have Four of Pentacles. Ayan. So, isa ping pera pa rin. Ito, pero this is, ano, reminding you naman, Aries, no, na i-manage ninyo ng maayos ang inyong kaperahan, no? So, siguro, lalong-lalo na ngayon, maraming pera ang maaring dumating sa inyo sa ngayon, kaya nire-remind kayo dito at the same time na matuto kayong alagaan ang inyong pera, i-manage ninyo ng mas effective ang inyong kaperahan, ano, financial discipline also is important dito na yun ang pagganahin din ninyo para mapangalagaan ninyo ang inyong pera. We have the Magician. Ayan. So, this is new beginning, no? Number one is new beginning energy. At meron tayong dalawang nine. So, definitely,
marami-raming bagay dito sa buhay ninyo o magsisimula kayo ng bagong chapter, no? Kasi may, pag may ending, may beginning, and dito si Magician, sinisignify din niya ang isang bagong sitwasyon na papasukin ninyo dito. Maaring sa ngayon, marami na kayong ideya ngayon kung paano ninyo gagamitin ang inyong pera. Maybe you're going to start to invest your money. Maybe you're going to start to work on kung ano man yung mga heart's desires pa ninyo. At ngayon, may resources na kayo. So, maaring ito lang din ang hinihintay ninyo para makapagsimula kayo ng bagong endeavor. So, probably, ganun din ang sitwasyon dyan sa inyo. King of Swords, ayan, so magkakaroon dito kayo ng kalinawan sa inyong isipan, ano? Kasi siguro, in the past, hindi rin kayo nakakapagsimulang mag-take action towards whatever it is that your heart desires, kasi maybe kulang kayo ng resources, pero ngayon, resources coming in, kaya siguro mas magkakaroon na kayo ngayon ng lakas ng loob. At siguro meron din sa inyong nag-a-advise dito na kung ano ang diskarte na mas maganda ninyong gawin. Kaya magkakaroon na din kayo ng kalinawan sa inyong isipan. You are getting that clear direction of where you are heading sa ngayon. With the help of someone dito, no, na siguro veterano na to pagdating sa katulad ng mga bagay na gusto ninyong simulan, or veterano na siya or seasoned na siya in terms of life lessons, mga ganyan, no? So good luck, Aries, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. So, Leo, we have Six of Cups. There is homecoming. Now, there is homecoming. Merong reunion, pagtitipon, coming together of friends or family or both dito sa inyo. Meron dito magbibisita sa inyong pamilya. Maaring kayo ay manggagaling sa ibang lugar pa o uwi kayo para bisitahin yung inyong mga mahal sa buhay. Or there could be also someone coming back, no, sa buhay ninyo. Maaring meron dito makikipagkita sa inyo. Or maaring sa reunion na to, meron kayong may encounter dito na naging parte na ng buhay ninyo in the past. At maaring sa ngayon, magkaroon kayo dito ng reunion, no? What else? We have Ace of Swords. This is triumphant energy, no? So, maaring meron kayong pinagdadaanan medyo difficult situation sa ngayon. At yan ay mapagtatagumpayan nyo na, no? Magkakaroon kayo dito ng new epiphanies, new ideas, new inspiration, mga ganon. At yan ang magiging susi, no? Kung paano ninyo mapagtatagumpayan ang challenging situation na to na inyong pinagdadaanan. Okay? So, this is going to open up new doors para sa inyo. Maraming butterflies. Butterflies resonates with change. Kaya maaaring maraming pagbabago ang bubuksan na kung ano man ang pagtatagumpayan ninyo dito. We have Eight of Cups. Ayan. So, this is new beginning energy, si Ace. Ganon din si Eight of Cups. You're heading towards a new beginning. Now, this is new life, new hope. Then, dito, kung saan kayo dito patungo, ano? Kasi, ano kayo eh, you're heading towards a new path dito, Eight of Cups. And, ganon din si Ace of Swords. Papunta kayo sa isang bagong sitwasyon, ano? Bagong experience. Where you are heading right now, Leo, is sa tingin ninyo, doon kayo magiging masaya, doon kayo magiging contented, doon kayo magiging genuinely happy, no? Doon ninyo mahahanap yung harmony within yourself, kaya you're heading towards happiness, no? Dito sa Eight of Cups. Kung saan din kayo nanggagaling dito, ano na to eh, it's parang challenging situation ang kinabibilangan ninyo dito, kaya you are going to decide to leave.
We have Four of Cups. Ayan. So, dito sa Four of Cups, there is an offer, no? Para sa inyo, Leo. There is an offer dito of opportunity. Depende sa inyong sitwasyon. Pero, ang nararamdaman siguro ng iba din sa inyo dito sa ngayon, bored kayo. Maaring parang walang gana sa mundo, walang gana sa buhay, you know, because maybe nanggagaling kayo dito sa nakakapagod na sitwasyon, no? Maybe that is related dito sa challenging situation na pinagdaanan ninyo dito sa Ace of Swords. Kaya parang sa ngayon, napagod siguro kayo mentally, emotionally, kaya parang ayaw ninyong gumalaw, ayaw ninyong mamansin, yung gano'n, no? Parang ina-isolate ninyo ang inyong sarili. Pero, this is a heads up for you, no, Leo, na there is an offer na kakato, or maybe nandiyan na sa inyong harapan, trying to get into your life, no, at maaaring yan ay hindi pa ninyo pinapansin, or ini-ignore ninyo talaga. So, ano yan sa inyo, pukaw yan sa inyo, no, na before you totally ignore that opportunity, tignan din ninyo muna. Kasi you never know, baka ito na yung para sa'yo. Ito na yung breakthrough na hinihintay ninyo. Okay? So, we have justice energy. Ayan. So, dito naman sa justice, things are going to be back in order. No? Magiging maayos na ang lahat. Kung dati magulo, kung dati, for the longest time siguro nasa disorganized energy kayo, you're all over the place, pero ngayon you're going to settle down in a situation, in a position sa buhay ninyo na maayos na, no? Magiging maayos na ang buhay ninyo, magiging maayos na ang mga kaganapan sa buhay ninyo, and you are going to get what you deserve. Kung ano ang deserve ninyo sa buhay, yun ang ibibigay sa inyo sa ngayon. Six of Pentacles, no? So, parang dalawa tayong six. Yes, so Six of Cups and Six of Pentacles. So, meron tayong synchronicity dito. We have dalawang six. Kaya, I suggest po, please look up for the meaning of number 66 for more guidance. Okay? Dito sa Six of Pentacles naman, whatever it is that you need, that will be met. So, napakaganda kasi sa justice, whatever it is that you deserve, yun ang makukuha ninyo, yun ang mapupunta sa inyo. Sa Six of Pentacles naman, whatever it is that you need, that will be met. Kaya, maganda din, ano, ang mga kaganapan dito, talagang may isa sa ayos na ang lahat. Kung meron kayong pangangailangan dito, that will be provided to you. Meron dadating at dadating na tulong. Merong mga taong lalapit sa iyo, mag-initiate ng tulong, something like that. Lalo-lalo na pagdating sa pera, no? Kasi, magkakaroon kayo dito ng abundance and prosperity. So, most likely, meron dadating sa inyo ditong financial help or financial assistance na yun din ang, alam mo yun, yung extra-extra para sa'yo. Kaya you could still have something na maitatago pa, no? Maisisave nyo pa. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Sagittarius, paunang mensahe ninyo ay Six of Cups. Ayan. So, Sag, this is homecoming. This is reunion. Maaring magkikita-kita kayo dito ng inyong mga kapamilya. Maari din na may travel na kasama dito, no? Kasi maari ang iba sa inyo manggagaling pa sa malayong lugar, manggagaling pa sa ibang lugar, and maybe you're going to travel home, no? Magbibisita ang karamihan sa inyo dito sa inyong pamilya, sa inyong mga mahal sa buhay. We have Two of Wands, and maybe ngayon pinaplano niyo na 'yan, no? Maari ngayon you are making plans for your itinerary, kung kailan kayo uuwi, pag-uwi ninyo, ano yung mga activities na gagawin ninyo, pagkakaabalahan ninyo, something like that, no? Kasi si Two of Wands nasa planning stage. Maybe then na ang iba sa inyo dito ang pinagpaplanuhan ninyo, hindi lang yung travel,
maaaring ang iba sa inyo dito pinagpaplanuhan ninyo is negosyo, pagtatayo ng negosyo, pagtatayo or paglilipat ng karera, something like that. No, it could be about anything, no, na pinaplano ninyo dito, but you are waiting for the right timing, no, para kayo ay mag-roll out kung ano man ang pinagpaplanuhan ninyo dito. We have Six of Pentacles. Ayan. So, meron tayong dalawang six, no? Six of Cups and Six of Pentacles. So, I suggest po, no? Because this is synchronicity. Please look out for the meaning of angel number 66 po for more guidance. Okay? So, Six of Pentacles, there is a promise dito na kung ano yung kailangan ninyo, that will be met. Kung ano yung kailangan ninyo sa ngayon, that will be provided to you. No, meron mga taong lalapit at magbibigay sa inyo na kung ano ang kailangan ninyo. That could be in different forms. Maaring may regalo, maaring merong mag-i-initiate ng tumulong, financial aid, no? Kasi this is about money, so maybe financial aid, financial help, assistance ang parating sa inyo dito, Sagittarius, no? Posible din na ang iba sa inyo dito, you are going to receive bonus or siguro merong magpapautang sa iyo kung kinakailangan, something like that. So definitely kung anong kailangan ninyo dito, that will be met, that will be provided. So we have the Chariot. Wow, so travel talaga. Puro parehas travel ito, tas ito din may travel energy din dito sa Chariot. Kaya definitely yung iba sa inyo talagang magbabiyahe at maaring yung biyahe na ito ng iba sa inyo dito baka by land, ano? Maaring this is long drive, no? Magro-road trip ang iba sa inyo dito. This is also about success, no? So siguro din Sagittarius, kung ano yung mga pinagpaplanuhan ninyo dito, that is going to be also a success. No, mapagtatagumpayan ninyo kung ano man ang mga plano, pinaplano ninyo dito. So, which is really good, no? What else? We have Ace of Cups. Ayan. So, daming blessings na parating. Kasi ito, blessings din. This is also blessings na napakaganda. Because the Ace of Cups, ang promise din ito, just like the Six of Pentacles, kung ano ang kailangan ninyo sa ngayon, yan ang ibibigay sa inyo or ipapadala sa inyo ng universe. So, you are so blessed sa ngayon. Kasi, sa Ace of Cups, this signifies divine blessing. Hindi lang ito, isang parte ng buhay ninyo ang makaka-receive kayo ng biyaya dito, but also different things, no? Or in different ways. At saka, Sagittarius, maaaring ang iba sa inyo din dito is going to receive different kinds of biyaya na maaring sabay-sabay, no? Maaring ganon. And this could be anything. Pwedeng ano yan, pwedeng bagong love, bagong pagkakataon ninyo para magkaroon kayo ng spiritual growth. Pwedeng may marriage dito, may wedding, merong financial blessing. So, depende sa inyong kailangan, no? Yan ang ibibigay sa inyo. At saka magiging masayang-masaya kayo dito, no? Sa mga biyayang ito, you will be very happy. You will be overjoyed kasi nga overflowing of blessings dito ang dadating. We have Justice. Ayan, you're getting what you need. You're getting what you need. Tapos dito sa Justice, you're getting what you deserve. So, napaka-blessed ninyo sa ngayon, Sagittarius, kasi kung anong kailangan ninyo at kung ano talaga ang meant for you, maaaring yan ay sabay-sabay na dadating sa buhay ninyo at this point. So, napaka-swerte at napakaganda na mga pangyayaring ito. Justice will be served, no? Justice will be served. Kaya kung anong deserve ninyo, yun talaga ang dadating sa inyo. At saka ano to eh, meron din ditong energy of balance. May energy of balance dito, kaya magiging maayos na ang mga bagay-bagay sa buhay ninyo. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.